Ya ay melody masayan niyang pinagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang pamilya at syempre si President Glenn kahit na medyo malungkot nga siya kasi nga wala na yung tatay niya. Pero na-disappoint nga itong si Yaya Melody kasi natapos na nga yung birthday niya, hindi niya man lang nasayaw itong si President Glenn. Kaya medyo nagtampo nga ito, kaya naman ginawa niya na lang na sumayaw sa nag-i-imagine na kasayaw niya nga itong si President Glenn. Ngunit hindi inaasahan na habang nagsasayaw siya, bigla namang dumating itong si President Glenn. At tinanong nga siya kung ano yung ginagawa niya. At yung nagulat niya ito si Yaya Melody sa biglaang pagsalita ng presidente. At sinagot niya na lang na baka nag-i-imagine ka lang o namalikmata ka lang. At kaya sa sobrang pagkapahiya ni Melody sa kanyang ginawa, napagdesisyonan niya na lang na umalis sa harapan ng presidente. Pero bigla siyang tinawag ng presidente kung pwede nga daw ba siyang makasayaw ng presidente. Kasi sabi ni President Glenn, mas maganda kung may kapareha o kapartner habang nagsasayaw. Kaya hindi makapaniwala si Melody na yun ang gagawin o sasabihin ng presidente para sa kanya. Samantalang nga masang-masaya nga noon siya sa nangyari nga sa kanyang kaarawan, kalalong-lalo na lahat ng kamag-anak ng presidente at yung presidente ay nandoon din. Pero hindi maiiwasan na parang nga nagsisilos itong si Presidente Glenn habang kasayaw ni Yaya Melody ang head ng security guard niya na si Sir Conrad. Kasi naman ibang-iba yung mga titig ni Sir Conrad kay Yaya Melody. Ano kaya ang maaaring mangyari sa susunod na kabanata? Abangan na lang natin kung ano nga ba ang mangyayari or baka may love triangle nga talaga itong Yaya Melody at si Presidente Glenn at si Sir Conrad.